Anong? Hinihulay itong mga dikolor. Pasubasta ko kayo. Good morning! Hi mga palangga! So kagigising ko lang mga palangga. At pagkagising ko mga palangga, ang una kong ginagawa ay ito. Iinom ako ng warm water lang muna mga palangga. Mga 30 minutes or 1 hour bago ako uminom ng kape mga palangga. So, ganyan ang sinisikap kong gawin na routine mga palangga kasi nakasanayan talaga namin na pagkagising sa umaga nagkakape. Pero gusto kong baguhin yun mga palangga na warm water muna ang aking iinumin. So, pagkatapos nyan mga palangga, ayan, at sangkaterbang hugasin ang naghihintay sa akin mga palangga kasi meron kaming pinuntahan kagabi, no? At late na kami umuwi mga palangga kaya ito yung aking iniwan na trabaho kasi yung aking mga anak pagod na rin at may klase pa sila mga palangga ng 3 AM ang pasok ni Kuya ng madaling araw dito at si Ella naman ay 8. Kaya hindi ko na sila inutusan na maghugas mga palangga, pinatabi ko na lang sa kanila at ako na ang nagtrabaho ngayon nga na pagkagising ko mga palangga. So nag-refill na rin ako nitong lagayan ko ng sabon mga palangga kasi parang hindi na siya mabula. Parang hindi kasi ako satisfied maghugas mga palangga kapag ka hindi mabulang mabula. Parang feeling ko meron pa rin mantika, may sebo pa rin mga palangga at parang feeling ko hindi natatanggal ang amoy mga palangga. Kaya ayan, nag-refill ako mga palangga para talagang mabulang mabula itong aking hinuhugasan mga palangga. Minsan parang nakakatamad ng maghugas mga palangga kung pwede lang na hindi ko na lang magpinggan mga palangga. Kaya lang, hindi naman safe mga palangga, hindi naman healthy kung ang gagamitin mo mga palangga ay disposable. Kaya no choice ka talaga mga palangga, kundi magtiyaga na maghugas araw-araw, lalo na tayong mga mami mga palangga. No? Talagang nakatuka sa atin yung ganitong gawain. Ako kasi mga palangga, talagang nangangati yung kamay ko mga palangga. Merong allergy. Wow, allergy. Natawa ako mga palangga kasi naalala ko yung kasabihan na kapag may pera daw allergy, pero pagka wala daw pera, kagaw. Kagaw sa mga palangga. So pagkatapos kong maghugas mga palangga at maglinis nitong lababo, saka naman ako nag-prefer ng Ayan, lumihis na naman yung dila ko mga palangga. Nag-prepare ako ng almusal nila mga palangga dahil kaya nang sabi ko mga palangga, 3 AM ang pasok ng aking panganay. At after ng klase niya mga palangga, natutulog na siya. So si Ella naman, 8 ang pasok. At after ng klase, natutulog din siya mga palangga. So ang gising talaga nila mga palangga, either 2 AM na o kaya minsan 3. So late na talaga mga palangga ang breakfast nila, kaya ito pa lang yung breakfast. Habang piniprepare ko naman mga palangga yung ito para sa lunch mamaya mga palangga. So pakakainin ko na muna sila ng bread na lang muna na papalamanan ko ng hotdog para may makain sila kasi anong oras na rin mga palangga. Mali pala yung sinabi ko mga palangga, hindi pala 3 AM ang gising nila, kundi 3 PM na mga palangga. Ang pasok pala nila yung 3 AM. So, ayun mga palangga, i-air fry ko lang itong hotdog mga palangga habang tulog pa sila para pagka naluto ng mga palangga, sako na lang sila gigisingin. So naghahanap ako ng cheese mga palangga kasi ilalagay ko sa tinapay pero wala akong mahanap kaya ito na lang ang mayonnaise ang ilalagay ko sa tinapay nila mga palangga. Nakabili nga din pala ako nito mga palangga ng olive oil. Sa dukan ko lang yan nabili mga palangga. Lagi ko talagang inaabangan yan mga palangga kasi kapag nag-sale sa dukan, mura lang. So 5 liter na yan mga palangga. So wala pa yung 100 mga palangga. Nasa 69 or 70 lang mga palangga yung olive oil na yan mga palangga. So pagkatapos mga palangga, ayan, tinimplahan ko lang sila ng Milo mga palangga. So si Kuya, pagka tinitimplahan ko siya ng Milo, hindi ko nilalagyan ng gatas mga palangga kasi lactose intolerant siya. Nagtatai siya kapag nahaluan ng fresh milk or gatas ang kanyang
Milo mga palangga. Pero pinapainom po talaga sila ng gatas mga palangga kapag ka nandito lang sila sa bahay. Pagka hindi umaalis. Si Ella kasi lagi yan talagang naghahanap ng gatas. Hindi yan nagpapaubos ng gatas mga palangga. Pero kinokontrol ko kasi hindi naman healthy yung masubrahan sila sa gatas mga palangga. So, pagkatapos kong maiprepare lahat mga palangga, ayan, at tinawag ko na sila mga palangga para makapag-almusal na. Pero bago yun mga palangga, nagbabasa muna kami mga palangga ng daily tips namin mga palangga. So, ayan, at saka kinakausap ko na rin sila mga palangga, sinasamantala ko na kumakain, kinakamusta ko ang kanilang klase mga palangga. Kung nasagutan ba nila lahat ng mga test nila o kaya'y nakasagot ba sila. Kasi hindi ko na mo-monitor mga palangga dahil madaling araw yun. Minsan nakakatulog ako mga palangga. Kaya kinaumagahan, saka ko na lang sila isa-isang tinatanong mga palangga about sa naging klase nila mga palangga. So pagkatapos namin mag-almusal at mag-usap mga palangga, ito na at back to ano na ako mga palangga, realidad. Yan. So napakarami ko na namang tupiin mga palangga dahil itong aking mister ay sinisipag maglaba mga palangga. Kaya naman ako ang taga-tupi mga palangga kasi pinapapili ko siya mga palangga kung ano yung gusto niya. Maglaba o magtupi, mas gusto niya mga palangga maglaba kasi isasalang lang niya sa washing. Mas mahirap ang magtupi mga palangga kasi 'di ba pagka nagtutupi tayo kailangan pa nating ayusin yung damitan, yung mga kabinet. Minsan nagkabalibaliktad na yung mga damit kaya minsan talagang nakakatamad mga palangga. So matapos ko yung isang basket mga palangga ito at meron pang natira mga palangga. Actually marami pa yan mga palangga kasi marami siyang nilabhan. Mamaya ipapakita ko sa inyo mga palangga yung nilabhan niya. So hindi ko tinutupi itong mga palangga yung mga panglakad ng mga damit namin. Hinahanger ko yan mga palangga kaya naman siniseparate ko mga palangga. Yung mga pangbahay lang yung mga pinangtutupi ko mga palangga. At habang nagtutupi ako mga palangga, nakita ko nga itong brief niya na namanap pa yata niya ito sa lulo. Sa lulo niya mga palangga, gusto ko nang ipasubasta. Subasta ko yan. So, ayan mga palangga, ang kanyang mga nilabhan mga palangga. Yan, sangkaterba. Kaya naman, ang dami ko rin tutupiin. Anong ginahimo mo? Ha? Hindi ka makabalo mang laba. Kunti lang man labahan mo oh. Alin ang mas mahirap, maglaba o magtupi? Sino ang taga-tupi? So habang nag-aayos si Daddy ng labahin, itong pajama ni Kuya dinala dito ni Bella mga palangga, yung kanilang alaga mga palangga. So yan lang muna mga palangga, update ko ulit kayo mga palangga sa saan damakma kong tupiin. Maraming salamat, I hope nag-enjoy kayo mga palangga. Ingat kayo, bye!